Isang araw maaga nga pala ako naligo. Kahit malamig ang tubig, pinilit ko maligo. Importante nga pala to para lagi tayo mabango. Grabe guys, napakasarap sa pakiramdam. Aalis nga pala ako ngayong araw. So paano guys? Tara! Nagpapasama nga pala yung tropa ko para bumili ng isda. Bago ang lahat, magbabayad muna ako ng tubig. Baka kasi magalit si Aling Rina, maputulan pa kami. Mabuti na lang din, wala gaanong pila. Ang nakakatuwa dito, may previous silang kalendaryo. Masaya din ako guys kasi mababa lang yung tubig namin. Dumiretso na nga pala ako dito sa tropa ko. Darwin! Tumagay na naman siguro to kagabi. Ang usapan namin guys, maaga daw kami. Siya nga pala si Tigre Guerrero. Mahihayain lang talaga siya sa personal. Paglabas nga guys ni Tigre, may tinuturo siya. Pinapakita niya nga pala sa akin yung alaga niyang isda. Syempre agad naman ako nagulat. Sobrang laki na kasi ng binigay kong isda sa kanya. Nagtataka ako, ano kayong pinapakain niya dito? Meron din pala siyang alagang beta. Bago nga pala kami umalis guys, magpupudrip muna kami. Eksakto naman, meron ditong inahing manok. Sabi niya hindi daw pwede yung kasi magagalit ang mayari. May dumaan nga pala nagtitinda ng tinapa. Eksakto naman guys, tamang tama to pang breakfast. Mabuti na lang big time si Tigre Guerrero. Salamat nga pala kay nanay. Aalis din muna pala kami para mamalengke. Road trip na naman ang mga ipis. Mabuti na lang maaga nagbubukas ang talipapa. Hindi naman sa pagmamayabang guys, itlog lang pala ang bibilin ko. Bumili lang pala ako ng 9 na piraso. Pinakitaan nga pala ako ng kalan ng tropa ko. Alam niyo ba guys, sa buong buhay ko ngayon lang ako nakakita nito. Pwede pala gamitin ang pinag-change ulan ng motor sa pagluluto. Ang kaso lang baka matagalan kami. Dumating kasi yung anak ni Tigre Guerrero. Nagdadatingan na rin pala guys yung ibang mga tropa natin. Munti ko na nga palang maitinola yung manok na panabong ng tropa ko. Si Tigre Guerrero nga pala ang cook natin for today's video. Habang ako guys, tagabati lang ng itlog. Dito nga pala kami nagsalang sa gasol. Perfect na perfect talaga ang itlog tuwing umaga. Niligay ko muna siya sa rep para hindi lumamig. Ang kaso lang nakaamoy na agad ang mga tropa. Bakit kaya ganun guys, niligaw ko na sila nakasunod pa? Char! Napakagaling talaga magluto ng tropa ko. Parang si Chef Boy Negro. Nagluto na rin pala kami guys ng corned beef. At syempre para hindi agad mapanis, niligay ko muna to sa rep. Niluto na rin pala namin yung tinapa na binili namin kanina. Dahil napakabango ng tinapa, pati yung kapitbahay nila na palabas. Naluto na rin pala yung kanin. Kaya naman po trip na naman ang mga ipis. So paano guys, kain nga pala tayo. Ngayon na nga lang din pala ako makakakain sa labas. Napakasarap talaga ng itlog at corned beef. Tapos sasamahan mo pa ng tinapa. Kaya lang si Tigre busog na. Kaya naman ako nawala ng gana. By the way guys, papunta na nga pala kami sa bilihan ng isda. Ang kaso lang guys, may nakasakay akong Shokoy. Char. Dito na nga pala ako dumaan sa Puro 4 para mabilis. Eksakto guys, kakabukas lang ng Tisoy Fish Park. Tinuro niya nga pala agad yung gusto niyang bilihin. Nakakatakot talaga ang Oscar pag malaki na. Ang kaso lang guys, hindi sila binibenta. Alaga at collection kasi ito na may-ari. Napakaganda talagang pagbasdan ng mga tetra. Nakabili na rin pala siya ng flower horn. Tapos isang balot ng lava rock. Dito lang talaga ako medyo natakot. Hindi kasi familiar tong isdang to sa akin. Sa bagay, hindi naman ako mag-aalaga. Kaya naman yung tropa ko tuwan-tuwa. Dati ako lang yung namimili dito, ngayon may kasama na ako. At syempre dahil nanonood siya ng video ko, kailangan niya mag-acclimate. Nakakatuwa lang talaga guys kasi may naiimpluwensyahan tayong tao. Dito kasi sa amin guys, marami na nag-iisda. Nakakatanggal din kasi ito ng stress. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam! Yeah!